Hello, dreamers. How are you? Before we are going to start, may I request everyone, we have to pray. Dear Lord, as we gather to begin this class today, we ask for your presence and guidance. We know that without you, we can do nothing. We ask that you open our minds and hearts to what we need to learn today. Help us to be attentive and respectful to each other. We pray for the ability to apply what we learn to our daily lives. We give you all the glory and honor. Amen. So, sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Ma'am Rhoda, and ako po yung namamahala sa page na ito. So, mga dreamers, mga kapwa ko, TLE major, kaya po natin to. Kaya nyo po na ipasa yung licensure examination po ninyo. So, magtutulungan po tayo kasi kung wala po kayong gagawin, wala pong makakatulong sa inyo. So, we are going to start now. Today, we will discuss about the di na po nag-move yung screen ko. We are going to discuss about the consumer electronic servicing. So, we will start, of course, sa lesson 1, which is all about the basic hand tool. So, very light lang po yung lesson na ito, but we cannot ignore kasi hindi po natin maintindihan yung mga lesson po natin later on kung hindi po natin alam yung pinaka-basic. So, mas mainam po talaga na alam po natin yung bawat details ng major po natin. So, we will start now. So, under sa basic hand tools, ito po ay na-divide po yung basic hand tools natin into different classification. At isa nga po sa classification na ito ay ang driving tools po. So, sa driving tools, meron po tayong tinatawag na screwdrivers. So, ano po yung screwdrivers? So, dito po sa screen natin, makikita po ninyo na may highlighted words po tayo. Ito po yung ito po yung, saan po yung pin natin? Ito po yung insert and tighten and loosen or remove screws. So, dito po sa screwdrivers, hindi po natin kailangan na i-memorize po to lahat-lahat, word by word. Kasi yung lit examination naman po is very particular siya. So, kung ano lang po yung pinaka-importante po na detalye sa object na yon, yun lang po yung dapat natin na tandaan. So, dito po sa screwdrivers, ang kailangan lang po natin tandaan na ito po yung tools na naglulusin at saka nag-tighten ng ating screws. So, ibig sabihin po, yung mga screwdrivers po natin ay siya pong ginagamit po natin para po nahigpitan o luwagan po yung ating mga screws. So, yung screwdriver po natin ay meron siyang tinatawag na head at or tip. Ito po yung ito po yung area kung saan po na ina-attach po natin sa screws para po siya mag-move. So, meron din po tayong tinatawag na mechanism para doon po natin ma-apply para po mapaikot po natin yung tip ng ating screwdriver. So, sa screwdrivers, meron po tayong mga classification din po. So, unang-una, meron po tayong stubby screwdriver. So, ano po ba itong stubby screwdriver? So, ito pong stubby screwdrivers
Idinisen niyo po siya para po sa mga tight spaces. Yung mga medyo masikip po na mga area, ginagamitan po siya ng stubby screwdriver. Kasi po yung stubby screwdrivers ay mas maliit po siya kumpara sa normal na slotted screwdriver sa Phillips screwdriver. So ganito po yung itsura ng ating stubby screwdriver. So kung nakikita niyo po, mas maliit talaga siya kumpara sa ating slotted screwdriver sa Phillips screwdrivers. Then under the screwdrivers, we also have the slotted screwdriver. So ano po yung slotted screwdriver? So ito po yung screw na ginagamit natin para po ma-drive natin or mahigpitan or maluwagan natin yung mga negative slotted screws. So ano po yung mga negative slotted screws, ma'am? So ano nga ba yung sign ng negative? Di ba ganito po? Yan po yung mga screw na yung head po niya, ganito po yung head screw po yan. Ganito yung screw, tapos yung head po niya yan diyan na may negative po yung itsura. So kaya po siya na tinatawag slotted screwdriver kasi nga po ginagamit siya sa mga screws na yung head ng screw ay may negative. So ganito po yung itsura ng ating slotted screwdriver. So karaniwan po tinatawag po natin ito na flat screw. So we have the Phillips screwdriver. So itong Phillips screwdrivers naman, ito po yung kabaliktaran ng ating slotted screwdriver. Kung yung slotted screwdriver natin po ay siya po yung nagda-drive to fasten the screwdrivers na may negative sign, ito namang Phillips screwdriver po ay siya po ang ginagamit para higpitan, uluwagan yung mga screws na may mga positive sign, yung parang ganyan po. So kalimitan po tinatawag po natin yung Phillips screwdriver na star screw. So ang malaking ikinaiba po ng Phillips screwdriver sa ating slotted screwdriver ay itong si Phillips screwdrivers, ito po ay may kakayahan po siya na makapagbigay ng greater torque or yung mas malakas po yung ano ba yung torque sa Tagalog. Mas malakas po yung mas malakas po yung pwersa ng paghigpit natin sa ating screw kapag ginagamit po natin yung Phillips screwdrivers. So, because of that, mas malakas po yung pag-tight natin ng ating screws kung ano man po yung pinafasten natin. Then, we also have the G-Wheeler's screwdriver set. So, dito sa G-Wheeler's screwdriver set, ito po yung mga isang set ng screwdrivers. Siyempre, dahil sa G-Wheeler po siya ginagamit, maliliit po siya, pero it is composed of both slotted and Phillips screws, gaya po nung nasa picture na ito. So, kung titingnan po natin, meron po siyang maliit na Phillips screwdrivers, palaki po siya ng palaki. Depende po kasi yan kung gaano kalaki na screws yung gagamitan po natin sa ating mga jewelry. Then, we have what we called also the soldering tool. So, ma'am, bakit po ba kailangan ng soldering tool sa ating electronic servicing? Kasi po, yung electronic servicing po, ito po yung area kung saan po, for example, sa pag nasira po yung ating mga cellphone, yung ating mga gadget, ito po yung pag-aayos po ng ating mga gadget, yun po yung tinatawag na electronic servicing. Ma'am, bakit po sinusulda po ba yung mga yung mga cellphone natin kapag nasira? Yes, sinusulda po. Ano po bang part ng cellphone yung sinusulda po natin? Yun pong tinatawag po natin na printed circuit board. So saan po makikita yung printed circuit board? Nasa ilalim po yun ng ating mga cellphone.
So, ano po yung sinusulda sa printed circuit board, ma'am? Ito po yung maliliit na wire na kinukonekta para siyang kung sa kuryente pa sa ating bahay, isa siyang circuit para po mapaandar po yung ating mga gadget. So, itong solder, as under sa soldering tools, meron po tayong tinatawag na soldering iron. So, ano po yung soldering iron? Ito po yung device na ginagamitan po natin ng init through, of course, sa kuryente para ma-melt po niya yung solder. Yung solder po, yun po yung ginagamit na pang-solda po. So, a soldering iron is composed of a heated metal tip. So, meron siyang heated metal tip. Yung pinakadulo niya, yun po yung tinatawag na tip. Tapos, yun po yung umiinit po. Saka isa pong insulated handle. Ma'am, bakit po insulated yung handle ng ating soldering iron? Kasi po, pag hindi po yan insulated, kapag umiinit na po yung ating tip ng ating soldering iron, of course, iinit din yung handle nito. So, para maiwasan po na papasok po yung ating technician, dapat po na insulated po yung handle ng ating soldering iron. So, yung power na kinakailangan po na para mapaandar po natin yung soldering iron po natin ay nasa 20 to 30 watts. So, dapat at tinatandaan po natin ito, baka po lalabas ito kasi mahilig ang PRC sa details. So, ganito po yung itsura ng ating soldering iron. Ito pong yellow na part dito, ito po yung insulated handle niya. Tapos, ito po dito yung metal tip niya. Ito po dito yung umiinit. Tapos, nilalagyan ng solder. Tapos, pag matunaw na yung solder, saka ilalagay sa part kung saan kailangan na soldahin. Then, we also have the soldering tool stand. Ano pang gamit ng ating soldering tool stand? So, dito po nilalagay ang ating soldering iron kapag po ginagamit natin po ito. So, meron po siyang kasamang naka-attach sa kanya na sponge na dapat po ito ay medyo basa kasi dito po natin nililinis yung tip ng ating soldering iron kapag kumakapal na po yung solder. Then we also have the soldering, under the soldering tools, we also have the desoldering tools. So ano ba ang desoldering tools? Of course, kung may taga-sulda tayo, meron din tayong taga-tanggal ng ating sinulda. So, it said here that the soldering tool is used to, ito po, sabi ko nga po, removing soldered wires and component on printed circuit board for troubleshooting and repair purposes. So, bakit nga po nagkakaroon ng problema yung mga gadget natin? Kasi po, yung mga, yung connection po na nasa printed circuit breaker, yung minsan po napuputol po yun. So, para maayos po yun, hindi mo naman po yun basta-basta na i-connect mo lang. Dapat po, tinatanggal po yun, ginagamitan po yun ng desoldering tool para matanggal po yung component na yun. Tapos, saka mo siya papalitan ng bago para magiging maayos po yung mga gadget natin. So, ang itsura ng ating desoldering tool ay ito po. Then, we have the splicing tools. So, ano ba itong mga splicing tools na ito? Ito po ay, of course, number one, we have the long nose. So, ano po yung long nose, ma? Matangos po ba yung ilong niya? Hindi po. Ito pong long nose, it is used for holding, bending, and stretching the lead of electronic component or connecting wire. So, in short, ginagamit po ito para hawakan or i-bend or i-stretch yung mga wires natin. So, ang itsura po ng ating long nose ay ito po. Insulated din po yung kanang handle para kung sakasakali po na yung binibend mo or hinuhold mo na wire ay may dumadamuloy na kuryente, hindi po dadalo yung kuryente sa katawan po ng ating technician.
Then we also have the side cutter. So side cutter, from the word itself, it is a wire cutting plier. So para siyang gunting, pero ginagamit po siya sa mga wires. So they are not used to grab or turn anything. Hindi siya kagaya ng long nose na ginagamit siya para mag-bend or mag-grab ng mga bagay-bagay, but it is used to cut wires. Para lang po talaga siya pang-cut ng ating mga wires. So, ganito po ang itsura ng ating side cutter. So, ito po banda dito, yan po, para po siyang gunting. Kaya lang po, mas maliit talaga siya sa gunting. Pero, blade po kasi yung part dito, kaya po siya, pwede po siyang pang-cut. Tapos, insulated din po yung kanyang handle. Then, we also have the wire stripper. So, ano ba yung wire stripper, ma'am? Ito po ay isang magkapares na opposing blade. Tapos, ginagamit po ito para pangtanggal sa mga insulation ng ating mga wires. Yung notch po, ito po, itong banda po dito. Ito po yung dahilan kung bakit po na mas nagiging madali yung pagtanggal natin ng insulation sa mga wires. Ma'am, lagi po niyo pong binabanggit yung insulation. Ano po yung insulation na yun? Kung napapansin po ninyo yung wire, di ba para siyang may plastic sa labas? Yun po yung tinatawag po natin na insulation. Then, we have also, under the splicing tools, we have the combination pliers or the lineman's pliers. So, itong combination pliers, ito po ay combination ng long nose saka side cutter. So, ginagamit po ito ng ating mga lineman, kaya po tinatawag siya na lineman pliers, kasi hindi na po kailangan magdala ng ating mga lineman ng dalawang pliers na long nose saka side cutter, kasi sa combination pliers, kaya niyan na pong gawin kung ano po yung nagagawa ng ating long nose saka side cutter. Kaya po tinatawag po siya na combination pliers at saka linesman pliers. So, kaya niya pong gawin yung ginagawa ng ating long nose, which is to grip, compress, bend, and twist, or extract, saka yung sa side cutting na mag-cut po ng mga various materials. So, ganito po yung itsura ng ating splicing combination pliers. So, handle, tapos yung sa dulo niya po dito, yun po yung siya po yung nag-a-act as a long nose. Kaya niya pong mag-grip ng mga wires. Tapos, yung banda po dito, siya po yung may kakayahan na mag-cut po. Then, we have also the boring tools. Ano ba yung boring tools, ma'am? Naboboard na po ba sila? Hindi po ganun. Hindi po literal yun na board. So, yung boring tools, isa sa mga mga halimbawa natin is yung 12-volt mini drill. So, ano po yung ginagamitan ng ating 12-volt mini drill? Ito po yung ginagamit para po gumawa tayo ng mga holes sa ating printed circuit board. Yung sizes po nito, dapat nyo pong tandaan itong 132-inch saka itong 116. Kasi po, gaya po ng sinabi ko na po kanina, mahilig po yung PRC sa details. So, ganito po yung itsura ng ating 12-volt mini drill. Then, we also have the portable electric drill. So, ano po yung portable electric drill? Ito po ay ginagamit to bore hole in a plastic or metal chassis with the use of drill bits having sizes of 1/6 and 1/4 inches. So, di ba yung 12-volt mini drill ay 132 saka 116? Ito namang pong portable electric drill ay gumagamit siya ng drill bits na may size po na 1/6 saka 1/4 inches. Then, ito po yung tinatawag natin na portable electric drills. From the word portable, nabibit-bit po siya natin sa ating workplace.
Then we also have the metal files. So ano ba yung mga metal files? So familiar naman siguro po tayo sa files na yung metal siya, tapos para siyang may para siyang magas pang yung kanyang surface para po kaya niya pong i-file yung metal or yung or wood ba kaya. So sa metal files, meron din tayong classification. Meron din tayong tinatawag na flat files. So, ano ba yung flat file? Flat file. Ito po yung ang flat file po ay meron po siya, parallel po siya sa in width, saka tapered po yung kaniyang thickness. Ito lang po yung kailangan po nating tandaan sa flat file. Parallel in width, saka tapered in thickness. Then, meron din po tayong half round file. So, ang pagkakaiba ng half round file saka flat file ay kung sa flat file may ay parallel siya in width saka tapered siya sa thickness, ito namang si half round file is both tapered in width saka sa thickness. Yun na, yung width niya na po pareho na pong tapered. Then we also have the round file. So yung round file is also called a rat tail file. So ito importante din tong details na to. So yung round file daw natin, tinatawag din po siya na rat tail file, which is gradually tapered. So hindi na po siya gradually tapered po siya, parang yung gradually dahan-dahan po yung pag-tapered sa kanya. And then it is used for mini tasks na nagre-required po siya ng round tool. Of course, kasi round po siya, ginagamit po siya sa mga trabaho na kailangan po ng round tool. So ito po yung itsura ng ating mga metal files. So may nadagdag po dito, ito po yung triangular files. So ito yung round files, ito po yung half round file, saka ito yung flat file. Then we have under the cutting tools. So ano nga po yung mga tools under sa cutting tools? First, we have the utility knife. So utility knife is a common tool, of course, for cutting various trades saka mga crops in variety purposes. Alam naman natin na kapag knife or kutsilyo, syempre ginagamit yun siya sa pagkakat. So, ito po yung itsura ng ating utility knife or yung tinatawag natin na cutter. Then, we have also the hacksaw. It is used, of course, for cutting metals. So, familiar naman siguro tayo sa hacksaw kasi maraming areas sa ating major yung gumagamit ng hacksaw. Pero dito sa ating electronic servicing, hacksaw lang po ang ginagamit. Hindi po natin kailangan dito ng ripsaw saka crosscut saw. So ano po yung ripsaw at crosscut saw? So matatakol po natin yan sa ating carpentry saka sa masonry po. Ito po yung itsura ng ating hacksaw. Ito po dito, ito po yung pinaka-blade niya. Ito po yung pangkat ng ating metals. Then we have the auxiliary tools. So ano-ano ba yung mga tools na under sa auxiliary tools? First, we have the magnifying glass. Ma'am, bakit po kailangan ng magnifying glass? Kasi 'di ba sabi ko kanina, yung printed circuit board ng ating mga gadget, meron siyang sobrang liit na mga connection na nagko-connect na sa circuit ng ating gadget. So ginagamit po itong magnifying glass kasi yung magnifying glass meron po siyang tinatawag na convex lens. Itong convex lens ang ginagawa niya po, ito po siya ay nagpro-produce ng magnified image. So ano po yung magnified image, ma'am? So pinapalaki po ng convex lens kung ano po yung maliliit na bagay pag nilagay mo po behind the convex lens, lumalaki po siya. So sa ang magnifying glass ay naimbento po siya ni Roger Bacon.
Sabi dito, ang magnifying glass works by creating a magnified virtual image of an object behind the lens. So ito po yung nasabi ko kanina na pinapalaki po ng ating magnifying glass yung mga bagay-bagay na nilalagay natin behind its convex lens. So ano bang istorya ng magnifying glass? Siguro familiar naman tayo. Pero itong sa gitna na ito, yung parang ano siya, parang glass. Yan po yung tinatawag natin na convex lens. Then we have also the paintbrush. Ma'am, bakit kailangan po ng paintbrush? Magpapintura po ba tayo? Of course, hindi. Ginagamit po yung paintbrush para po pangtanggal po ng mga alikabok. Siyempre, doon po sa ating, sa mga parts kung saan kailangan po nating i-repair. Yun lamang po yung gamit ng paintbrush. Hindi po tayo magpipintura. So, ganito po yung itsura na ating paintbrush. Of course, na alam natin to lahat. Then, we have also the electronic equipment. So, ano ba yung mga electronic equipment under the electronic servicing? First, we have the volt or milliammeter. Ma'am, ano po yung volt o milliammeter? Itong volt o milliammeter, tinatawag din po ito na VOM. Dapat alam nyo to kasi hindi po, kadalasan po hindi ginagamit ng PRC ang volt o milliammeter. Siguro nagtitipid sila sa ink. Ginagamit po nila yung VOM. Mas madalas ginagamit nila yung VOM. So itong VOM, meron po siyang 3 function. Yung voltmeter po nito ay nagme-measure po ng both AC and DC voltages. So from the word volt, mini-measure niya po yung voltages. Ito namang si ammeter, mini-measure niya po yung resistance. Tapos si milliammeter, mini-measure naman po niya yung amount ng ating DC na current. Ito, amount of DC current. So, para po, may mga paraan din po tayo para ma-maintain po natin ang ating VOM na instrument. So, paano po 'yun gawin? So, dapat pag wala po hindi po available yung off position ng ating VOM, dapat po nilalagay po natin yung ating VOM sa 250 volt AC para po hindi po siya masira. Then for current and voltage measurement, dapat po nasisit po natin yung ating range setter sa ating VOM into a little higher than the expected current or voltage present in the circuit. So for example, pag nagme-measure po kayo ng diode o kaya capacitor, so may naka-indicate naman doon kung ano yung current or voltage ng bagay na yun. So dapat sinisit po natin yung ating VOM a little higher than that voltage or current na nakalagay po dun sa ating mini-measure. Kasi po kapag pariho lang po yung for example nasa 100 volt yung mini-measure natin tapos nakasit yung ating VOM sa 100 volt din o kaya mas maliit dun, masisira po yung ating equipment. Then, place the instrument in a cold, dry place away from any magnetic device and free from vibration. Since ginagamit po natin ang ating VOM sa mga electronic works natin, syempre ginagamit ito ng kuryente at meron itong power sa loob. So, dapat nilalagay po natin siya sa cold, dry place. Kasi pag nabasa po ito, magkakaroon po tayo ng problema. Then, ito po yung itsura ng ating VOM. Ito pong red and black dito, ito po yung tinatawag po natin na test probes. Positive saka negative po yan. Then, dito po natin binabasa yung measurement ng ating mini-measure. Tapos, dito naman po natin siniset yung siniset kong
yung sinasabi dito na current or voltage na present sa ating mini-measure, dito po natin yun ina-adjust. So, itong VUM na ito, ito po yung tinatawag natin na analog. Kasi meron din po tayong tinatawag na digital. Yung digital, hindi mo na kailangan basahin yung mga guhit-guhit dyan kasi automatic na siya, naglalagay ng numero. Kung ano yung nabasa niya sa tinitest niya, automatic na yun na ipinapakita niya sa kanyang screen. For example, 100 volts, automatic na yun, mayroong nakasulat dyan. Then, we have also the oscilloscope. So, ano yung oscilloscope? Ito din ay kung yung volt o milliammeter, tinatawag nating VOM, ito din ay tinatawag po natin na CRO. Ito po. Si oscilloscope, siya po si CRO or si cathode ray oscilloscope. Ito po yung meaning ng ating CRO. This CRO is a piece of electronic test equipment that allows signals voltage to be viewed. So, ito po yung equipment na nagpapakita po, inallow niya po na makita po natin ang signal po ng voltage. So, ito po yung itsura ng ating oscilloscope. Then, we have the electronic signal generator. So, ano po yung signal generator, ma'am? Itong signal generator, ito po ay isang device kung saan siya po yung nagproproduce ng simple waveform. Ito lumalabas din to sa LED. Itong produces simple waveform, ito po yung ating signal generator. Such devices contains an electronic oscillator, a circuit that is capable of creating a repetitive waveform. So, these are typically used in simple electronics repairs and design. So, itong si signal generator, ginagamit po siya sa mga simple electronic repairs. Then, yung oscilloscope saka signal generator natin, kinakailangan po nila ng regular check-up. So, at least once a week, sinicheck po natin yung ating oscilloscope at signal generator. So, paano ba natin sinicheck? Kinoconnect po natin sila sa ating power line. So, ito po yung ating signal generator. Then, we have also the common faults in using hand tools. So, paano nga ba yung mga pagkakamali natin sa paggamit ng ating pliers? So, first, do not increase the handle length of pliers to gain more leverage. Use a larger pair of pliers or bolt cutters if necessary. So, dapat daw po, hindi po natin ginagawa, ay hindi daw po natin ini-increase yung haba ng handle ng ating pliers para lang po madagdagan po yung leverage nito. So, kung kinakailangan daw po, nagamitan natin po siya ng may kalakihang pliers, yun po yung choice na piliin po natin instead na baguhin po natin yung ating pliers. Then, do not substitute pliers for a wrench when turning bolts or not. So, dapat kung yung task na ginagawa natin, kung dapat ginagamitan siya ng pliers po ang gamitin natin. Pero kung ginagamitan po siya ng wrench, huwag na po nating ipilit na pliers pa rin yung gamitin natin. Kasi pag pinilit po natin, magkakaroon po ng tendency na mag-i-slip yung ating pliers at saka makakreate po tayo ng accident. Then, never use pliers as a hammer on the handle. Such abuse is likely to result in cracks or breaks. So, guilty po ako dito. So, lalo na pag nagmamadali ako tapos hindi ko makita yung martilyo, minsan yung pliers yung ginagamit ko pamukpok. So, maling-mali po yun. Huwag niyo po akong gayahin. Masisira ang buhay niyo.
So kapag po daw ginagamit po natin yung pliers as a hammer, may tendency po na magka-crack yung pliers natin sa kapag nangyari po yun, syempre sira na yun, hindi na po natin magagamit. Then cut the hardened wires only with pliers designated for that purpose. So yung may kalakihan na mga wire, syempre mas matigas po yun. Kaya dapat po ginagamitan po natin siya ng mas malaking pliers. Huwag na po nating ipilit yung maliliit kasi sabi ko nga masisira po yung buhay natin dyan. Then always cut the wires in right angle. Never rock from side to side or bend wire back and forth against the cutting edges. So hindi po dapat, di ba, napapansin niyo po ba yung iba na kapag nagka-cut po sila ng wires, kasi hindi po agad nagka-cut, ginaganon po nila yung wire saka yung pliers para mas mabilis na makat yung wires. Maling-mali po yun. So, dapat po kapag, sabi ko na nga kanina, kapag medyo malaki yung wires, gamitan din po natin sila ng medyo malaki na pliers. So, ito po yung iba't ibang klase ng ating pliers. So, naipakita ko na po ito kanina. Then, we have also common faults in using screwdrivers. So, number one, never use screwdrivers as a pry bar, chisel and pans, stirrer, or scraper. So, di ba yung, slotted screwdrivers or yung flat screw, di ba, flat siya. Minsan kasi ginagamit natin yun as a scraper. Lalo na pag wala po tayong makikita na scraper kasi flat nga, in-scrape po natin yun sa wood. So, mali po yun. Then, never use screwdrivers with broken or worn out handles. So, kapag po nakita po ninyo na yung screwdrivers ninyo, sira na po yung handle niya, o kaya po broken na, dapat po lagyan po natin yun ng tag para po alam ng gagamit na yun po ay depektado na. So, kailangan niya po ng, kailangan niya na po napalitan or kaya kung kaya pa ng repair, i-repair po. Then, never use pliers on a screwdriver for extra leverage. So, gaya din to ng kanina yung sa pliers. So, hindi na po natin kailangan na i-increase pa yung leverage ng ating pliers. Only use wrench or screwdrivers if specifically designed for purpose. So, kung para saan siya, sabi nga, kung para kay Caesar, para kay Caesar. So, ganun din po yung ating mga tools. Kung para sa, gamitin lang po natin yung tools appropriate para sa isang task. Then, we have also common faults in using utility knives or blades. So, number one, do not use dull blades because they require more force. So, pag hindi na po, yung dull blades, yung hindi na siya, yung kailangan niya na ng i-sharpen, yung hindi na po sharp yung knife natin, kapag hindi na po ganun, dapat po, wag na po nating ipilit na gamitin, kasi po, pag hindi na po sharp yung knife natin, nangangailangan na yun ng pwersa, at kapag nangangailangan na yun ng pwersa, may tendency po yun na mag-slip, or yung parang mag-slide, then pwede pong makat yung fingers niyo, or o kaya yung kung ano man yung kinakat nyo ay masira instead na maputo lang, masira na siya. Then, never leave a knife unattended with the blade exposed. So, alam natin to kasi nakakadisgrasya po. So, kapag hindi na po natin ginagamit yung mga utility knife natin saka yung mga blades, dapat po tinatago po natin yan. Huwag pong iwan na pakalat-kalat. Then, don't bend or apply side loads to blade by using them to open cans or loosen tight cover of containers. Blades are brittle and can snap easily. So, karaniwan to sa atin kasi ginagamit natin yung kutsilyo natin pang bukas ng mga canned goods. So, mali po yun. Sabi dito, do not bend or apply side loads sa ating mga blades using them to open cans. So, dapat pag mag-open po tayo ng cans, meron naman po tayong tinatawag na can opener. So, yun po ang gamitin natin. Then,
using tools based on their function and operation. So, ito na po yung mga tamang paggamit natin ng ating mga tools. So, may tinatawag po tayo na personal protective equipment. Ano ba yung PPE? Ito po yung mga, ito po yung parang ginagamit natin or sinusuot natin para po maiwasan natin yung mga hazard na posibleng mangyari sa ating piniperform na task o kaya sa ating workplace. Pero dapat po alam po natin kung ano po yung appropriate na PPE na ginagamit natin sa isang task. For example, kapag sa topic po natin, pag electronic servicing lang yung ginagawa mo, syempre hindi ka nagsusuot ng helmet kasi yung helmet ginagamit lamang po yun sa carpentry saka sa masonry. Kung gumagamit ka po ng helmet during nagre-repair ka ng ating ng mga gadget, hindi mo na po makikita kung anong kailangan mong i-repair. So, dapat alam natin again na kung ano yung PPE na dapat natin nagamitin, saka dapat yung PPE naka-conform siya sa local safety regulation and policies na kinakailangan para sa pag-perform ng ating task. Then, kahit na kumpleto po tayo ng mga hand tools or equipment, hindi po ibig sabihin nun na magagawa na po natin ng maayos ang ating trabaho. Kailangan din po natin na alam natin kung paano natin gamitin yung mga hand tools na yun. Kasi kung gagamitin mo yun tapos wala kang alam, masisira lang yung mga kagamitan natin. Then, halimbawa yung hand tools. Kapag hindi mo alam gamitin yung screwdrivers, like instead na slotted screwdrivers yung gamitin, ginamitan mo ng Phillips screwdriver. So, walang mangyayari. Hindi pa rin makakatulong yung hand tools sa na mapadali yung trabaho mo. Then, safety check. So, dapat first priority talaga natin yung safety natin sa kahit na anong uri ng work, sa kahit na anong uri ng workplace, safety is our priority. So, first, para po magkaroon po tayo ng safety, dapat we do not use flammable cleaners or water on electrical equipment. So, under sa electronic servicing, dapat hindi po tayo gumagamit ng flammable cleaners saka water. Kasi kung gumagamit po kayo ng flammable cleaners, tapos for example, naayos mo na yung gadget, tapos itatry mo siya, ipa-plug mo siya sa outlet. So, pag may flammable cleaners, ginamitan mo yun ng flammable cleaners, may posibilidad po na masunog po yun. Same thing also, pag ginagamitan mo siya ng water, tapos plina-plug in mo yung gadget sa kuryente, syempre masisira po yung gadget po natin. At may tendency din po na pati yung technician po natin ay magkakaroon po siya ng risk. Then, make sure designated walkways are kept clear of any obstruction. So, ito basic sa, kung baga SOP na to siya sa bawat ng workplace, standard operating procedure na po na dapat po malinis po yung ating workplace, lalo na po yung mga dinadaanan natin. So pag dumating na po tayo matatouch po natin yung 5 A's, yung series iton, yung 5 A's po na yun, matatouch po natin yun. So dito po siya na full sa safety check natin, yung sort, tapos Seri, Riton, Suzuki, yun po, matatouch po natin po yun. Then, always wear protective clothing and use the appropriate safety equipment. So, ito yung po yung PPE. So, dapat alam po natin kung anong uri ng PPE ang ating isusuot. Then, make sure that you understand and observe all legislative and personal safety procedure when
carrying out the following task. So dapat sabi nga mas lamang ang may alam. So yun po yun. Then proper use of hand tools. So paano nga ba yung tamang paggamit ng mga hand tools? So use the proper type and size of a screwdriver, may matching it to the screw. So dapat po gaya ng sinabi ko kanina na dapat match po yung size ng screw sa kanong screwdrivers na gagamitin po natin. Then Phillip and flathead are the most common types. So alam naman natin to na yung screwdrivers natin, yung pinakasikat ay yung Phillip saka yung flat or slotted screwdriver. Then do not over tighten screws because the threads may become stripped. So kapag na over tight kasi natin yung paghigpit ng ating mga screws, 'di ba para siyang nag-i-strip yung ano yung groove niya. Tapos hindi kahit na ano pang gawin mo kapag na-strip na 'yon, hindi na po siya mag-fasten ng ganun katibay. Then, procedure in using a soldering iron. So, sino ba dito yung may alam para kung paano gamitin yung ating soldering iron? So, ito yung kanyang procedure. So, sa PRC nga pala, mahilig po sila sa procedure. So, dapat alam na alam mo ang kung kinakailangan mong i-familiarize yung procedure ng mga bagay-bagay under sa TLE major, dapat gawin mo yun. So, pero ang technique lang po dito kapag kailangan mong i-memorize yung ano, yung procedure, dapat mo lang po tandaan kung ano yung nauna saka kung ano yung pinakahuli. So dito sa procedure natin in preparing the soldering iron, yung pinakauna niya, place the soldering iron on the stand before plugging it. So ito po yung ating soldering iron, saka ito po dito sa baba, ito yung may spring, yan po yung tinatawag natin na soldering stand. So bakit po kailangan po muna nating ilagay yung soldering iron natin sa ating soldering stand? Kasi bago natin i-plug, kasi pag plinag po muna natin yung ating soldering iron, tapos di pa po natin nailagay dito, tapos for example yung nalagyan natin is meron pa lang papel, itong kasing tip ng ating soldering iron, mag-iinit po yan. Tapos kung nailagay po natin yan sa papel, so syempre masusunog yung papel. So yung pinaka the best na procedure pag gumagamit tayo ng soldering iron, pinaka-safety, dapat unang-una ilalagay po muna natin siya sa ating soldering stand. So, number 2, wait a few minutes for the soldering iron to attain its operating temperatures of about 4,000 Celsius. So, dapat bago po natin gamitin ang ating soldering iron, ma-reach niya po yung 4,000 Celsius na operating temperature niya. Kasi hindi naman po niya matutunaw yung solder kapag hindi po niya to ma-reach na temperature. Then, wipe the tip of the soldering iron on a wet damp sponge. So, pag gagamit po tayo ng soldering iron, tapos natunaw na natin yung solder, every now and then, dapat nililinis po natin yung tip ng ating soldering iron dito po sa sponge na to. Medyo basa po kasi itong sponge na to. At kapag nilagay po natin dito yung ating soldering iron, natatanggal niya po yung mga nagme-melt na mga solder. So, kasi pag hindi po natin yun gagawa, ay hindi po natin yun ginawa, may posibilidad po na pag lumamig po yung solder, mag-i-stack up po siya dun sa tip ng ating soldering iron. Then, melt a little solder on the tip of the iron. So, kapag nasusulda na po kayo, kinakailangan po na i-melt muna natin yung solder dito po sa tip, sa pinaka-tip ng ating soldering iron. So, yung lead na ginagamit po natin sa ano, yung pasulda po natin, ay
may ano po siya. Ito po yung 60-40 po yung pinaka karaniwan po na ginagamit natin na solder. Later on, malalaman din po natin yung mga iba't ibang ori ng solder. So, patikim pa lamang po yung 60-40 na yan. Then, wipe again the tip of the soldering iron on the wet damp. So, dapat natin na, yun na nga sabi ko kanina na, dapat nililinis natin yung tip ng ating soldering iron dito po sa sponge na to. Then, soldering technique. Ano nga ba yung mga dapat ay mga technique sa ating pagsusulda? Number one, hold the soldering iron like a pin near the base of the handle. Excuse me po. So, paano nga po hawakan natin yung ating soldering iron? So, dapat po ganito. Hinahawakan po natin siya dito po sa near the base sa ating handle. So, like po ng pagkakahawak natin sa ating mga pencil o kaya ball pin, ganun din po yung pagkahawak natin dapat sa ating soldering iron. Then, touch the soldering iron onto the joint to be soldered and apply a small amount of solder onto the joint. So, parang ganito po. Ito pong tip ng soldering iron, dapat po nakatouch siya sa joint. Ito po dito yung joint, yung nasa printed circuit board po. Dapat po yung tip ng ating soldering iron, dapat po nakatouch po dyan sa joint. Tapos, kasabayan po niyan, ilagay po natin ito po yung solder. Ilagay po natin yung solder sa tip ng ating soldering iron para po siya matunaw at dumikit po doon sa joint na kailangan po natin na soldahin. Then, remove the solder, then the soldering iron, while keeping the joint in a still position. So, kapag po na ilagay na po natin yung solder, dapat na po natin na i-remove yung solder saka yung soldering iron. Kasi po, pag hindi po natin yung ginawa, siyempre, kapag magkadikit po yung solder sa soldering iron, patuloy po yun na tutunawin ng soldering iron yung solder. So, parang malalagyan ng maraming solder yung joint na kailangan yung soldahin, which is hindi po maganda pag kaganoon po. Then, inspect the joint closely. It should look shiny and with a volcano shape. So, pagkatapos nyo pong isold, yung joint dapat po chinecheck nyo po yun. Chinecheck nyo po yun ng maayos at saka po dapat shiny po yun with a volcano shape like this po. Ito po yung mga nasolda po natin na joint. Joint po ang tawag dito sa ating printed circuit board. Yan. Dapat po shiny yung ating pagkasolda saka po with a volcano shape. Then, mounting and soldering of components on PCB, PCB or printed circuit board. Procedure in mounting and soldering components on printed circuit board. So, dito kailangan nyo lang po again natandaan kung ano po yung simula or at katapusan ng isang procedure. So, number one, carefully check, babasahin ko na lang po. Carefully check the ready-made PCB against the diagram and inspect for any microscopic shorts or open path. Do the remedial step if necessary. Then insert the 233 key 1/4 watt resistors as indicated in the diagram. Insert the two electronic capacitors in the PCB as shown in the diagram. Take note their polarity orientation. Then mount the two NPN transistors in the PCB, taking into consideration the proper orientation of their electrodes. So, itong electrodes po, meron po siyang tinatawag na emitter, base, saka collector. Tapos, ito po sila, meron din po tayong tinatawag na ito, NPN. Itong po, in, negative, positive, saka negative. So, may arrow po yan. Kapag yung arrow po, kapag nito po siya sa NPN, ibig sabihin po, tandaan nyo lang po yung naputukan na. Pero later on po,
Later on po, pag nasa ano na tayo, ma-discuss din po natin itong mga NPN. So, hindi na po ako dito mag-dwell kasi matatakol naman natin to later on. Then, mount the two jumbo leads or the light emitting diodes to the place intended for in the PCB or printed circuit board. Remove the insulation of a 1/4 of a 1/4 inch or number 22 black stranded hookup wire with at least 1/8 of an inch on both ends. Insert the uninsulated part at one end for the negative supply. Do the same as in step number 6 using red hookup wire for the positive supply. Then let your work be checked by your teacher before making any soldering job. So, basta gumagawa po kayo ng, nag-perform po kayo ng task, dapat po talaga pag matapos na po yun, kahit na po confident na po kayo na nagawa niyo po ng maayos, dapat niyo po yun ipacheck sa inyong superior. O kung estudyante po kayo, dapat po na ipacheck niyo po yun sa inyong teacher. Then, desoldering po. Meron din po tayong procedure para no gawin po yung desoldering. Ano ba yung desoldering? Yung po yung pagtanggal po natin sa nasolda na po natin. Pag kinakailangan pong tanggalin, yung process po ng pagtanggal, yan po yung tinatawag natin na desoldering. First, seat the pump by pushing the spring-loaded plunger down its slack. So, ito po yung pump na tinatawag. Ito po ito. Then, apply both the pump nozzle and the tip of your soldering iron. So, ito, halimbawa po dito, ito po yung kailangan niya pong tanggalin niya po na joint or na-sold na joint. So, dapat po nakatutok po dito yung tip ng kanyang soldering iron kasi po ito pong soldering iron siya pong tutunaw sa solder po na dito po sa solder po ng joint na ito po. Tapos pag natunaw na po itong natunaw na po yung joint na ito, sinasak po yan ng ating desoldering pump para po matanggal dyan. So, paulit-ulit lang po yung process na yon hanggang sa totally ma-clean out na po yung joint na kailangan pong linisin. So, yun lang po yung procedure po natin. So, gaya nga lang sabi ko, wait a second or two for the solder to melt. So, kinakailangan mong hintayin na matuna po yung solder na nagsosold doon sa joint na yon. Then, sabi ko nga, pag manatunaw na yon, sinasuck up na yon ng ating desoldering pump. Tapos, kailangan mo lang ulit-ulitin hanggang sa matanggal na lahat ng solder. The pump will need emptying occasionally by unscrewing the nozzle. So, yung pump natin po, dapat po nilininisan po natin yan pagkatapos po natin na gamitin. Kasi po, pag hindi po natin nilinis yung mga kinakain niya po na melt na solder, titigas po yun kapag lumamig na. So, pag hindi po natin siya nilinis, mag-i-stack up po yun sa loob ng ating desoldering pump. Yun lamang po, natapos na po pala tayo. So, next time, we are going also to discuss the next lesson. Then, after we finish this electronics and electronic servicing, we will proceed to another area of our major. And then, hopefully, makovered po natin lahat. Then, abangan nyo din po sa page natin because I will post some drills and may nabasa po ako kanina na kailangan ay hindi niya po daw naintindihan yung mga square na may nakasulat na process saka yung sa end saka yung sa start sa flow chart po yun. Gagawan po ko po yun ng video para po maintindihan po natin lahat. So, kung meron po kayong i-request na topic na hindi niyo po naintindihan, so pwede niyo po na i-comment para ma-prioritize po natin yun. So maraming salamat po at bye-bye.